sa content natin ngayon guys, hahayaan natin kayo ang mag-decide kung error coins pa itong ating hawak na 25 piso, no? Isang LGC at isang BSP series coins. Kaya tapusin po ninyo hanggang dulo. What's up guys? Kumusta? Welcome back to Kalemi Online. Huwag po nyo nakakalimutan mag-subscribe at paki-on ang bell na sa ganun updated kayo at mag-join na kayo sa ating membership. No? At bago tayo magtuloy-tuloy, bago natin pakita yung ating mga error coins nga ba? Or damage coin o kaya man-made, kasi mayroong mga error na sinasadya. Eh, no? Mayroon kasi mga tao na dinadamage nila yung barya, kaya minsan nagmumukha itong mga error coins. Bago natin pag-usapan yung ating mga error coins mamaya, no, kailangan ko po ang inyong kooperasyon dito guys. Kaya tutukan nyo at namiss naman tayo sa update tayo kasi yung isa nating hawak ay LGC. At ayan, no, LGC yung examples pa rito, prostate coin pa, so nakikita nyo naman. Diba? Years nyo 2017, 18, 19, 3 years lang. Itong mga new generation currency coin na ito. Guys, so diretso na tayo sa kanyang mga years. At mayroon palang nadagdag na ngayon dito. Kailan lang wala ito? Ayan, may comments. 2019, posted. Reverse tie versus non-posted. Reverse tie comparison on the upper left is a 2019 posted reverse tie, and at the bottom left is a posted monogonal 5 piece. Kung gusto niyo pong makuha yung mga kompletong detalye guys, puntahan nyo lang dito sa n.nemista.com, search nyo lang yan sa Google at lalabas na po yan. At nag-update na nga. Ayan, tulad ng inyong nakikita, 2017, 18, 18, 19, 19. So may mga variation na silang idinagdag dito. Meron ng memo ng Nemista na nagpa-update. Ako po, pwede lang po ako magpa-update dito. Hindi nga lang ako nagiging active dito, no? Active tayo sa paggawa ng mga vlog at content, at ang ating guide ay siyempre itong Nemista, di ba? So 2017, bago tayo magtuloy-tuloy sa error, mamaya update lang natin. Ayan, yung value dito sa Nemista, yung 2017. Common lang naman yan, 39%, no? Tapos sa 2018, mas madami, 66%. At sa unsecured condition ay 51%. Tapos yung sumunod, yung frosted dye. Yung frosted dye na yan, yung 4% na yan, meron na. Kasi nung dati, walang record dito sa catalog. Eh. Meron na, 4% siya. Ibig sabihin, mukhang hindi naman na mahirap maghanap ng mga 2018 frosted dye. No? Tapos yung 2019, 17%. 51%. Harus hindi sila nagkakalayo-layo ng value dito eh. 50 pataas sa uncirculated condition. Tapos yung 2019 na meron din tayo na mas mababas, 0.4 yung frosted reverse tie. At meron na rin tayong hawak na ganyan. May ilan tayong hawak ng mga frosted reverse tie. At sa 2018, frosted reverse tie and reverse reverse tie meron. Meron tayong hawak yan pero wala pang record dito sa kasalukuyan. At siguro yung mga miyembro, hindi pa sila nakakahawak. Kaya hindi magtatagal kung makakakuha sila niyan, i-update nila yan dito. At tandaan lang din natin dito sa Nemista, hindi nilalagay sa catalog yung mga error guys ha. Baka kasi hanapin nyo, wala po, ang nilalagay lang po dyan ay mga variation. So ito yung ating LGC na error. Unahin natin sa side. Meron siyang linya horizontally. Paikot. Ayan, makikita nyo. So error nga talaga yung part na to sa side, no? Ayan siya. Tapos ito yung reverse view. So, tingnan natin sa iba't ibang angulo. Ayan yung agad makikita nyo. Parang crater na tinamaan ng bulalakaw. Eh, no? Ayan, may parang butas-butas siya. Hindi naman talaga butas. May uka siya. Ayan. So, kung nung una ko makita, sabi ko, parang damage. Pero nung kinilatis ko siya, sa tingin ko, hindi. Kasi natural yung pagkakaroon niya ng kuwan. Nang yan yung parang uka na yan, no? Kaya tingnan niyo mabuti guys, kaya ito yung isa pang view sa side.
na may linya horizontally. Ayan siya. Guys, so decision nyo no guys, ah, decision na nyo kung sa tingin nyo error or man-made. At titingnan natin, titimbangan natin dito sa reverse, meron dito error, eh may mga damage na parang damage, pero hindi siya damage, no? At dito sa may tayabak, sa part na yan, yan parang nakulubot yung dahon. Yun, kita niya, di ba? So, yung sa side, siguradong error yun kasi may linya, no? Yung sa reverse, error yun. Pero itong parang butas-butas na yung crater na yan sa reverse. Decision na nyo, guys, kung sa tingin nyo error ba yan. Or man-made, no? Ay, ako parang alanganin ako yung part na yan. Pero lamang sa akin yung error siya. Diba? At masasabi kong nadagdagan na parang error nga siya kasi meron pa akong isang hawak na 5 piso ito sa 2001. Kapareho siya ng error na meron din siyang uka na yan. Tinago ko yan. May dahilan ako kung bakit pinag-iingatan ko to kasi sa tingin ko nga lamang na error coin. Kita mo. Nga lang dito sa 5 piso na ito, isa lang siya. Yan, oh. Sa bandang leeg, sa panga. Ni Emilio Aguinaldo. Ayan o. Diba? Nag-iisa nga lang itong kanyang parang butas na yan. Eh, doon sa NGC, ang dami. Diba? Harus pareho sila. No? Ngayon lang. Yung dami itong butas. Ayan. So, mag-isip kayo guys. No? At malaya po kayo makakapagbigay kayo ng opinion dito kung ano sa tingin nyo yung ating mga bariyang ito. At pag nagkataon kung hero to by instant ano yan 5k kung bibigyan natin yan kasi pwedeng ilisting sa EB ng ganong presyo 5k nyo. Ayan siya. So asahan ko inyong mga komento dito guys ha? At be respectful lang sa mga komento at kung meron kayong mga error coins syempre ilisting nyo sakali may online Facebook page, malaya po kayo doon at binigay ko po yung instruction kung paano mag listing ng mga error coins doon. Pwedeng pwede po yon, mga hard to find years na coins, mga uncirculated coins, kahit common yan, basta uncirculated, tandaan ninyo uncirculated ha, kahit common meron po yung value, lalong lalo na mga error coins na uncirculated, mas maganda po yun, no? So yun na po ang content natin guys, maraming salamat sa inyo, huwag kalilimutan mag subscribe at i-on ang bell para updated. God bless you all po, out na muna tayo.